Bago tayo magsimula mga kabayan, nakakalungkot man sabihin pero finale na ng ating kwento bukas. Kaya kung gusto nyong i-upload na natin ang finale, request lang comment kayo ng hashtag Langis ng Baboy Ramo Finale. Kapag umabot tayo ng 100 comments, upload na natin yung finale bukas. Yun lamang, simulan na natin ang kwento. Matapos mag-usap ng dalawa ay kaagad na silang umuwi. Nagulat si Mang Avelino nang makita si Tatang Hermes. Kaagad niya itong sinalubong at nagmano. Ngunit isang kutos ang tinanggap niya sa matanda. Hindi mo man lang alam ang nangyayari sa labas. Palibasa, naduduwag ka na naman. Avelino, hindi kita pinagkatiwalaan ng isang kakayahan para magtago lang dito sa sarili mong tahanan. Halika! Mag-usap tayong dalawa! Wika ni Mang Hermes. Kaagad namang sumunod si Avelino habang nakatingin sa dalawang binata. Ano po bang problema? Wika ni Mang Avelino. Huminto sa paglalakad ng matanda sa mismong tapat ng kulungan ng mga baboy ramo. Natatandaan mo pa ba nung una mong nakuha ang mga baboy na ito? At naaalala mo ba kung sino ang nagbigay sa'yo? Wika ng ermitanyo. Hindi naman malaman ni Mang Avelino ang dahilan kung bakit siya tinatanong ng matanda tungkol sa mga baboy ramo. Ang alam ko po, isang matandang babae ang nangangalaga sa kanila. Pero nung nakaraang araw, may nagpakita sa aking isang magindara. Ang sabi niya, siya ang nagmamay-ari ng mga baboy ramo. Medyo naguguluhan nga po ko manong kasi wala po kong ideya kung saan talaga nagmula itong mga alaga ko. Ang alam ko lang, kailangan ko silang ingatan. Tugon ni Avelino. Napangiti naman ang matandang ermitanyo at muling nagsalita. Ang mga baboy ramo na ito ay mula sa kabilang dimensyon. Oo, tama ka. Mula nga sila sa isang magindarang nagngangalang Lara. Wika ng ermitanyo at matapos niyang magsalita, kaagad itong nabalot ng liwanag. Nang humupa ay nanglaki ang mga mata ni Avelino dahil muli niyang nakita ang matandang babae na nagbigay sa kanya ng mga baboy ramo. Teka, nasan tayo, Mang Hermes? Ano pong ginagawa niyo dito? Wika ni Mang Avelino. Kaagad namang natawa ang matanda. Naglakad ito papunta sa baboy ramo at hinimas ang likuran nito. Matapos nun ay naupo siya sa likod. At sa mismong harapan ni Avelino, muling nagbago ang anyo ng matanda. Halos mabaliw si Avelino sa nakita. Napatras siya at akmang tatakbo na. Ngunit hinawakan ng babae ang kanyang kamay. Huwag kang matakot, Avelino. Kakampi ako. At ito ang totoo kong anyo. Ako ang matandang babaeng nagbigay sa iyo ng mga baboy ramo. Ako din si Mang Hermes na gumagabay sa iyo. Sinusubaybayan ko ang bawat galaw at pag-unlad mo. Kailangan ko lang magpalit-palit ng anyo. Depende kung nasaan at kung kailan ako magpapakita sa iyo bilang proteksyon sa iba pang elemento. Sa nakikita ko, nagagawa mo naman ng maayos ang tungkulin mo. Wika ni Lara. Hinawakan nito ang pisngi ni Avelino at muling nagsalita. Masyadong mabigat ang dinadala mo at nandito ako para tulungan ka. Ngayon puntahan mo ang mga mag-aaral mo. Ipakita mo sa kanila ang katatagang nakita ko sa iyo noon, Avelino. Wika ni Lara. Matapos nitong magsalita ay muli siyang bumalik sa anyo ni Tatang Hermes. Samantalang si Avelino naman ay nawalan ng malay. Nang magising siya ay nasa loob na ng kanyang kwarto. Kaagad siyang napabalikwas. Hinanap niya si Mang Hermes. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang ermitanyo na nakikipag-inuman sa dalawang binata. O Avelino! Gising ka na pala! Samahan mo kami sandali
at pag-usapan natin ang mga dapat gawin. Uwi ka ng ermitanyo. Halos hindi pa din makapaniwala si Abelino. Ngunit pinili niyang manahimik sa natuklasan. Kaagad niyang inilahad ang mga bagay na nalaman tungkol sa mga kalaban, maging ang mga kakayahan nito. Tatang Hermes, hindi po namin magawang tanggalin ang sumpa ng Yanggaw sa mga nabiktima nila. Sa tuwing gagamitan namin ng langis, mas lalo po itong lumalala. Hindi po namin alam kung anong gagawin eh. Nagalit na nga po sa amin yung mga tao. Uwi ka ni Abel. Ngunit napapangiti na lang ang matanda habang umiiling. Ayan na naman kayo. Bibig nyo na naman ang ginagamit nyo sa paghahanap. Susuwagin na kayo ng mga sagot sa tanong nyo. Hindi nyo pa rin ba nakikita? Uwi ka namang Hermes. Sabay na patingin ng tatlo sa mga baboy ramo. Pagbaling nila ng tingin sa matanda ay muli itong nagsalita. Tama nga ang iniisip nyo. Ang dugo ng mga baboy ramo ay mabisa ding pangtanggal sa sumpa ng Yanggaw. Kaya nga'y pinagbabawal ang pagkain nito dahil isang sagradong hayop ang alaga mo, Abelino. Uwi ka ng matanda. Napapangiti na lang si Mang Abelino dahil hindi niya akalain sa buong pagkakataong naghahanap siya ng kasagutan. Palakad-lakad lang pala ito sa kanyang harapan. Akalain mo nga naman ah. Noy, Abela, maghanda kayo dahil magkakatay tayo ng baboy ngayong gabi. Uwi ka ni Mang Abelino, ngunit pinigil siya ni Mang Hermes. Sandali lang, Abelino. Hindi pwedeng basta-basta pumatay ng baboy ramo at kunin ang dugo nito. Kakasabi ko lang sa inyo na sagrado ang mga hayop na yan para sa mga elemento. Uwi ka ni Mang Hermes. At dagdag pa nito. Kailangan ng isang ritual para mapapayag ang mga elemento. At kailangang isagawa ito ni Abelino sa gubat kung saan niya nakita si Lara. Nung gabing yon ay lumakad ng matanda papunta sa loob ng kagubatan. Tinungo niya ang malaking bato kung saan niya nakita noon ang Magindara. Dala niya ang lahat ng kagamitan na bilin ni Mang Hermes. Kumuha siya ng mga dahon na anahaw at saging. Inilatag ito sa lupa at inilagay isa-isa ang mga dala niyang pagkain. Kagaya ng prutas, manok na itim na inilutong walang asin, at higit sa lahat, ang dalawang baboy ramo. Nagsindi siya ng solo sa paligid ng ginawa niyang piging at nagsimulang magsagawa ng ritual na nag-iimbita ng mga elemento sa paligid. Ayon sa mga panuto ni Mang Hermes, kapag kumain ng mga inkanto, ibig sabihin ay pumapayag sila sa kahilingan ni Abelino na katayin ang mga baboy ramo. Matapos niyang magsagawa ng ritual, nagsindi siya ng mga insenso at kamangyan. Nagantay siya ng ilang minuto. Maya-maya lang ay nagsipagdatingan ang mga nakakatakot na nilalang. Ang ilan sa mga ito ay malalaking nilalang na halos matalang ang nakikita. Ang ilan naman ay maliliit na punong-puno ng tinik sa katawan. May ilang inkanto na napakaganda ng wangis. Mahaba ang tenga at puti ang mga balat. Nakasuot ito ng magagarang kasuotan. Naupo sila sa harapan ni Abelino at tinitigan ang matanda. Pinapakiramdaman lang ni Abelino ang kilos ng mga ito. Nung una ay nagkakatinginan pa ang mga elemento. At ilang sandali lang, bigla na lang nakarinig si Abelino ng tinig sa kanyang isipan. Huwag kang titingin sa kanilang mga mata. Ang nakaupo sa harapan mo ay mga maharlikang inkanto. Kaagad na yumuko si Abelino. Alam niyang si Lara ang nagsasalita. Napangiti na lang siya dahil kahit nasa malayo ito, nagagawa pa din niyang malaman ang ginagawa ni Abelino. Maya-maya lang ay tumayo ang isa sa mga maharlikang inkanto. Nilapitan ang dalawang nakataling biik. Kinalagan niya ito at binuhat,
Naupo siya sa tabi ni Abelino at inabot ang biik sa matanda. Matapos niyang gawin yon ay bumalik siya sa kanyang kinauupuan. Kumuha ng isang pirasong saging. Sumunod na din ang ilan pang mga kasamahan nito. Kaagad na napayuko si Abelino at nagsambit ng pasasalamat. Matapos magsikain ng mga nilalang, kaagad na ding umalis ang mga ito. Bumalik si Abelino sa kanyang tahanan. Sinalubong siya ni Abel at Nonoy. Ah, maestro, ano pong balita? Pumayag po ba sila? Wika ni Abel. Pumayag sila, Abel. Kaya maghanda na kayo at sisimulan na natin ang pagkuha sa dugo ng mga biik. Siguro naman sasapat na ang dalawang ito. Tugon ni Abelino. Mag-uumaga na ng mga oras na yun, kaya hindi na sila nagsayang pa ng oras. Itinuro din ni Mang Hermes kung ano ang gagawin nila sa mga nakuhang dugo. Kailangan niyong maipahid ang dugo kahit sa pintulang ng tahanan ng mga biktima. Alam kong hindi yun magiging madali para sa inyo dahil galit ang taong bayan. Kaya gamitin niyo ang sabulag na taglay ng langis upang masagawa ito. Matapos maibigay ni Mang Hermes ang mga panuto, inutusan niyang magpahinga ang dalawang binata dahil sila ang pangunahing magsasagawa ng misyon. Pagsapit ng gabi, kaagad na silang nagtungo sa bayan. Inantay nilang magsipagtulog ang mga tao at sinimula ng paghahanap ng mga kabahayan ng naging pasyente nila. Nang mahanap nila ang mga kabahayan, kaagad nilang ipinahid ang dugo sa pintuan. Inabot sila ng madaling araw dahil bukod sa malalayo ang tahanan, talagang napakadaming nabiktima ng mga aswang. Kaso nga lang, isang bagay ang hindi nasabi sa kanila ng ermitanyo. Ito ang panganib na maaaring nagbabantay sa paligid. Ito ang mga nagtanim ng sumpa. Habang naglalakad pa uwi, napatigil si Abel dahil may kung ano siyang naramdaman sa paligid. Hinawakan niya si Nonoy sa balikat at sinabing huwag hihiwalay sa kanya. Bigla na lang may kung anong nilalang ang bumulusok mula sa itaas. Alam nilang malaki ang nilalang dahil sa tunog na kanyang nilikha sa kanyang mga pakpak. Dumapa sa lupa ang dalawa at nang tumingala si Nonoy, nakita niyang nagdaan sa bandang itaas nila ang isang malaibong nilalang. Naloko na. Hindi man lang tayo nakapaghanda, Abel. Hindi ko din nakalaing aktibo pa ang mga aswang eh. Wika ni Nonoy. Nakalimutan ko din sabihin na sa oras na malaman ng aswang ang ginawa natin, maaaring sumugod sila, lalong-lalo na ang amahan. Tugon ni Abel. Nanatili silang nakadapa dahil sa tuwing mag-aangat sila ng ulo ay hinahagip sila ng lumilipad na kalaban. Hanggang sa nakaisip ng paraan si Abel, tumihaya siya at binunot ang kanyang gulok. Itinutok pa itaas at inantay na muling dumaan ang nilalang sa ibabaw nila. Nang makalapit ito ay kaagad itinarak ni Abel ang kanyang gulok. Tinamaan sa dibdib ang nilalang na naging daylan ng pagbagsak nito at pagtama sa isang puno. Dali-daling tumayo ang dalawa upang tignan ang nilalang. Laking gulat nila dahil isa itong napakalaking panike. Hindi ako makapaniwalang may mga alaga silang ganito. Bilisan na natin, Oy. Kailangan malaman to ng dalawang matanda. Wika ni Abel. Pagkarating nila sa tahanan, nakita nilang nakatayo sa bakuran si Mang Hermes. Habang si Mang Avelino naman, may hawak na gulok at iniikot ang tingin sa paligid. Alam na nila Abel na may panganib dahil maging ang dalawang baboy ramo ay hindi mapakali. Pinili nilang magtago gamit ang sabulag ng langis. Dahan-dahan silang lumapit sa dalawang matanda. Laking gulat nilang dalawa
nang biglang magbato ng tigal po si Mang Hermes sa direksyon nila. Kaagad na napayuko ang dalawang binata at nang lingunin nila, ang tinamaan ng tigal po ay nakita nila ang isang lalaking nangingisay. Walang hiya kayong mga aswang kayo. Hanggat dito ba naman sa teritoryo, ang lalakas ng loob niyong puntahan kami? Wika ng ermitanyo. Dali-dali namang tinaga ni Nonoy ang aswang. Matapos nun ay tumakbo sila papunta sa direksyon ni Mang Hermes. Nagawa niyo ba ng maayos ang trabaho niyo? Tanong ng ermitanyo. Sumagot naman ang dalawang binata at natuwa siya sa mga sinabi nito. Opo, Mang Hermes. Nagawa po naming ipahid sa lahat ng bahay ang dugo. Tugon ni Nonoy. Mahusay! Ngayon para sa huling hakbang. Abilino, tara na. Kailangan na nating isagawa ang ritual. Habang kayong dalawa naman, magbantay kayo sa paligid namin dahil maaari kaming salakayin ng mga kalaban habang nasa kalagitnaan ng ritual. Utos ni Mang Hermes. Kaagad na gumawa ng malaking bilog sa lupa si Mang Avelino. Pinalibutan niya ito ng pinaghalong asin at apog. Hinati niya ito sa dalawang bahagi. Tumayo naman si Mang Hermes doon sa kabilang bahagi, habang si Mang Avelino ay naroon sa isa. Kapwa nag-uusal ng dasalang dalawa, samantalang si Nonoy at Abel nagmamasid lang sa anumang paparating na nilalang. Kailangan nilang matapos ang ritual bago sumikat ang araw, dahil mawawalan ng bisa ang kapangyarihan ng dugo pag natamaan ito ng sinag ng papasikat na araw. Ngunit habang isinasagawa ng dalawang matanda ang ritual, nagsidatingan ang napakadaming inkanto. Paikot-ikot ang mga ito sa ginawang bilog ni Mang Avelino. Hindi nila magawang makapasok dahil sa proteksyong dulot ng apog at langis. Sinusubukan ding itaboy ni Abel at Nonoy ang mga ito. Ngunit sinabihan sila ni Mang Hermes na huwag sasaktan ng mga inkanto dahil hindi naman sila magagawang pasukin ng mga ito. Itinuon ng dalawang binata ang pansin sa paligid. Hanggang sa sumikat na ang araw, nagawa ng tapusin ng dalawang matanda ang ritual. Napaupo na lang sila sa lupa dahil sa sobrang pagod. Dali-dali namang kumuha si Nonoy ng tubig sa loob ng bahay. Maghanda kayo, dahil magsisimula pa lang ang totoong laban. Wika ng matanda. Alam niyang susunod ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Kaya inutusan niya ang dalawang binatang magsagawa ng harang sa paligid. Nag-ipo ng dalawa ng mga puno ng bagakay at ginawa itong sibat. Itinusok nila sa paligid ng bakuran at pinahiran ng langis ang dulo ng mga sibat. Pagsapit ng tanghali ay pinagpahinga muna sila ni Mang Avelino. Ngunit hindi pa man nakakatulog ang dalawa, bigla naman silang ginising ni Mang Hermes. Pasensya na kayo kung aabalahin ko ang inyong pagpapahinga. May mga bagay lang akong nais sabihin tungkol sa magiging laban natin kay Simon. Wika ng ermitanyo. Nang marinig ito ng dalawa ay tila nawala ang kanilang antok. Matagal na nilang gustong malaman ang tungkol sa lahi ng kalaban nila. Kaagad na nagsimulang magkwento si Mang Hermes. Laking gulat ng dalawang binata dahil ang kanilang kalaban ay kapatid pala nung unang pinuno ng mga Maynilaw. Pero Mang Hermes, bakit po magkaiba sila ng lahi? Iisa ang kanilang dugo, di ba? Pero pareho silang Maynilaw? Tanong ni Abel. Magandang katanungan. Oo, magkapatid sila at dapat iisa ang kanilang kakayahan. Ngunit si Simon ay tumanggap ng mutsa ng kanilang ama. Ito ang dahilan kung bakit nakamit niya ang susunod na antas na pagiging tumaliwan. Wika ni Mang Hermes. At dagdag pa nito,
Mahirap patayin ang kagaya ni Simon dahil may kakayahan itong magpahilom ng kanyang sariling sugat sa mabilis na panahon. Nagagawa din itong patubuin ang kanyang mga naputol na bahagi kung sakaling tatamaan ito ng matalim na sandata. Kung ganun po, Tatang, paano po namin matatalo si Simon? Kasi batay po sa kwento nyo, imposible pong mapatay yung kagaya niya eh. Wika ni Nonoy. Mahirap siyang kalaban pero hindi ko sinabing hindi siya matatalo. Kagaya ng ibang nilalang ay may kahinaan din sila. Kung nakaharap nyo na ang kanyang anak, malalaman nyo kung nasaan yun. Wika ni Mang Hermes. Inisip namang mabuti ni Abel kung ano ang tinutukoy ng matanda. Naalala niyang maingat na tinatakpan ni Sandro ang kanyang dibdib. Napansin ko pong pinoprotektahan niya yung dibdib niya. Bakit po, Manong? Ano pong meron? Wika ni Abel. Ang nasa kanang bahagi ng dibdib ay kanilang puso. Punteryahin niyo ito. Dahil ang ibong nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan ay doon nagkakanlong. Ngunit hindi madaling masugatan ang kanilang dibdib dahil protektado ito ng makapal na buto. Isang sibat na gawa sa purong tanso lang ang makakabutas sa butong iyon. Wika ni Mang Hermes. Habang nagpapaliwanag siya ay dumating si Mang Avelino. Nakita nilang may dala itong isang mahabang bagay na nakabalot sa pulang tela. Nandito na po ang pinakuha niyo, Mang Hermes. Wika nito sabay abot ng sibat sa ermitanyo. Heto, Abel, kunin mo at buksan. Gamitin mo ito ng maayos dahil isang beses mo lang itong magagamit. Kapag nagmintis ka, wala nang pag-asang matalo pa si Simon. Wika ni Mang Hermes. Sinabi niya ding kusang maglalaho ang sibat sa oras na tumama ito sa lupa. Pagsapit ng gabi ay kaagad silang nagbantay. Kinakabahan si Abel dahil alam niyang napakalaking responsibilidad ang nakaatang sa kanya. Kaya mo yan, pre. May tiwala kaming lahat sa'yo. Alam naming sasapat na yung kakayahan mo para matalo si Simon. Wika ni Nonoy. Hindi ko alam, pre. Ang totoo, nagdadalawang isip ako. Hindi ko alam kung kaya ko ba o hindi. Uwi ka ng binata. Ngunit naputol ang pag-uusap nila nang bigla na lang sumigaw si Mang Abelino. Noy! Abel! Paparating na ang mga kalaban. Uwi ka nito. Binuksan na ni Abel ang pulang tela na nakabalot sa hawak niyang sibat. Tumambad sa kanya ang malaginto nitong talim. Gawa ito sa purong tanso at may mga nakaukit na dasal. Bigla siyang hinawakan ni Mang Hermes sa balikat. At nang lingunin niya ito, may inabot sa kanyang botelya ng langis. Ibuhos mo ito sa talim ng sibat. At bago mo itarak, usalin mo ang mga nakaukit na dasal sa hawakan nito. Uwi ka ni Mang Hermes. Kaagad nang naglakad si Abel papunta sa bakuran. Inantay niya ang pagpapakita ng mga kalaban. Nararamdaman niya ang mga ito. Ngunit kahit isa sa mga nilalang ay hindi nagpapakita. At dito nila napagtanto na ito ang kaparehong kakayahan na nakuha ng mga aswang sa langis ng Baboy Ramo. Ang malakas na sabulag. Biglang kumumpas si Mang Hermes at isa-isang nagsipaglantaran ang mga nilalang na nakatago sa dilim. Kung akala nyo makakapagtago kayo sa akin, pues, manigas kayo! Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan, at kagaya ng sinabi ko kanina, last episode na ng ating kwento bukas. Kaya nakakalungkot man na matatapos ang istorya, pero huwag kayong mag-alala, mga kabayan, dahil palagi namang merong kasusunod na kwento. Palaging merong susunod na kwento.
Yan lamang. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Kita-kits tayo sa finale ng ating kwento. Paalam.